Good day sa inyo mga idol, at meron tayo ngayong upgrade dito kay Project Luna. Ito, naka oil cooler tayo. Tsaka meron ding nakalagay dito sa may harapan. Kaya yung flow ng oil galing dito sa cooler natin ay medyo humina. Kaya itatry natin siyang palakasin gamit tong Spec V oil pump gear. Ang kinaiba nito sa stock mga idol, 32 teeth ito. Yung sa stock 34. Bali mas high speed to ng konti sa stock. Titingnan natin kung anong pinagkaiba nila pag naikabit na. Gagawa tayo ng before and after. Vividyoan natin yung oil flow kung nagbago nga ba. Pero mas maganda sana kung sasabayan natin to ng oil pump, yung koso. Kaso medyo mahal siya, nasa 1.3. Kaya ito muna kinuha ko. Bali 300 pesos lang to sa Shopee, nabili ko. Papalakasin natin yung oil flow para talagang ligong-ligo tong rocker arm at cam natin. Tingnan muna natin yung mga kasama sa package na to ni Spec V, kung ano yung mga nakalagay dito. Ito na yung mga kasama sa Spec V na package ng oil pump gear. Itong pinaka oil pump gear na 32 teeth. Ayan siya. Tsaka meron siyang kasamang sticker. Ayan. Ayun, dalawa pa nga. Tsaka itong nasa plastic. Titingnan natin kung ano itong mga to. Ito washer, dalawang washer, isang pin lock, saka itong lock niya, at itong pinaka pin, kumahawak sa oil pump gear. Siguro hindi pwede yung stock kaya may kasama siyang ganito. Titignan natin mamaya kung nabaklas na natin. Nabaklas ko na yung stock oil pump. Ito na siya. Iko-compare na natin dito sa Spec V na oil pump gear. Pagpapatungin lang natin. Magkasing laki lang sila. Same na same lang sila ng laki. Ang pinagkaiba lang nila, itong sa stock oil pump gear, medyo magkakalapit yung gear niya. Itong sa Spec V, medyo magkakalayo. Ayan. Disassemble lang natin tong stock oil pump para mailagay na natin itong Spec V. Tapos na nating na disassemble at nailagay ko na rin yung pin nitong Spec V. Ito kasing sa stock nakapix dito sa gear. Itong sa Spec V na aalis. Ito lang yung hindi natin maikakabit, yung dalawang washer na kasama sa package. Hindi na natin ito ikakabit kasi trinay kong ilagay dito sa pagitan, wala siyang play. Dapat may play siya ng konti, side play. Sa stock, ang kukunin nyo lang yung stock na pin lock dito, yung ganito. Nandito na siya sa loob. Lalagay na lang natin to dito. Yan. Tsaka ilalagay natin tong gear. Tsaka ilalagay na natin tong lock. Bali, ang ginawa ko lang dito, binawasan ko lang ng konti dito sa part na to. Ayan. Sa ibabaw dito. Kasi sa stock, ayan. Kunti lang yung umbok niya. Dito, greenin ko lang ng konti sa ibabaw. Kasi baka sumayad dito sa oil pump cover natin. Dito. At hindi umikot to, magka-problema pa, kaya binawasan ko na. Lalagay ko lang yung lock nito, saka salpak na natin doon para matesting na. Kaya naisalpak na natin.
At madali lang naman ikabit to kung paano nyo inalis yung stock. Ganun lang din. Balik na natin yung mga cover, saka testing na natin. Tapos na nating ibalik lahat ng binaklas natin at pwede na nating i-testing yung oil flow nya kung nagbago nga ba. Dito natin naabangan sa exit ng oil cooler. Tapos na nating i-testing at kayo na lang humusga. Tignan nyo na lang dyan sa before and after. Para sa akin, lumakas naman siya kahit papano. Lalo pag nire-rev mo, lalo to sa riktaan, mas malakas ang buga na ito. May tulong naman siya, pero mas maganda talaga kung papatneran mo siya ng oil pump, yung koso, mas malakas talaga yon. To meron naman siya nagbago, kaya wala namang problema doon. Iipon na lang tayo at sasabayan natin to ng oil pump para mas malakas. So yun, goods na.